Yun, what's up mga kabarbero? Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano linisin ang clipper na ito at i-adjust sa zero gap. Ngayon, ang kailangan lang naman natin ay screw. Yan, mga boss. Tapos yan, brush, kahit anong brush, kahit toothbrush, basta brush. Siyempre yung oil. Yan. Ngayon, umpisa nating linisin. Yan. Gagamitan natin ng screw, babaklasin natin 'to. Yan. Bali pagbaklas natin dito, mga boss, daan-daan lang para hindi mabasag yung pagtornilyuhan. Itong razor na 'to, mga boss, bago lang 'to, kaya wala pang masyadong dumi, pero ituturo ko sa inyo kung paano siya linisin. Napakadali lang naman linisin ito, mga boss. Yan. Alisin na natin tong isang tornilyo, mga boss. Yan. Yan. Ngayon, natanggal na. Bago yan, intro muna tayo, mga boss. Yo, Chris is yours, Mr. Big Gold. Yan mga kabarbero, umpisa natin linisin. Yan, alisin lang natin to. Kung napapansin nyo, malinis tong clipper na to kasi bago lang. Yan, ganyan-ganyan lang natin. Brush-brush lang natin yan. Kasi minsan pinapasukon din yan ng buhok. Lalo na kapag matagal na natin nagagamit yan, mga boss. Kaya kailangan din nililinis. Yan mga boss. Ngayon, babalik na natin. Ganyan lang kadali yung paglinis yan, mga boss. Hindi nyo na kailangan baklasin lahat. Pwede rin naman baklasin lahat basta alam nyong ibalik. Yan mga boss. Susunod, tuturo natin yan kung paano baklasin isa-isa yung loob ng clipper. Yan mga boss. Babalik na muna natin yan. Ngayon naman, babaklasin natin mga boss kapag nabalik na natin to. Lilinisin natin yung parting blade. Kasi doon boss, dun maraming pumapasok na buhok. Yun. Minsan bumabagal din yung takbo kasi lalo na kapag napupuno na ng buhok yung blade. Yan. Yan mga boss. Yan. Yung tornilyong yan. Dalawa yan mga boss. Yan. Yung nakikita nyo. Yan mga boss. Yan. Yan. Ngayon gagamitan natin ng screw. Baklasin natin. Daan-daan lang din mga boss. Yan. Yan. Daan-daan din natin nung babaklos niya mga boss. Yan. Ngayon mga boss, kapag nabaklas na natin to, syempre iingatan natin yung blade. Huwag natin hayaan mabagsak. Kasi kapag nabagsak to, masisira yung talim niyan mga boss. Yan, ito yung talim niyan. Kung napapansin nyo, konti pa lang yung mga buhok niyan kasi nga bago pa lang tong clipper natin, mga boss. Yan. Yan, boss. Nakikita nyo yung loob niyan. Kapag matagal nang ginagamit niyan, napupuno ng mga buhok yan. Yun din, kaya bumabagal yung razor. Ngayon, ganun din, babrush-brushin lang natin yan. Kahit anong brush, mga boss, pwede yan. Toothbrush, ganun, kahit ano, basta matanggal yung mga dumi. Yan. Wala na kayong ibang babaklasin dyan, boss, kundi yung blade lang. Yan. Ngayon habang binabrush natin yan. Yan. Nakita nyo malinis na. Yan. Babalik na natin. Daan-daan lang sa pagbalik mga boss. Yan ang iniingatan dyan. Hindi dapat mabagsak yung mga blade nyan mga boss. Kasi kapag nabagsak yan, sira na yan mga boss. Yan. Yan. Tatanggalin din natin yung mga buhok-buhok nyan mga boss. Kinatanggal na natin yan at malinis na mga boss, ibabalik na natin. Yan. Unahin natin yan. Yan. Siguraduhin yung nakakabit yan ng maigi mga boss kasi pag di nakakabit, tatalon yan. Masisira din yung razor nyo. Oh, yun yung sinasabi ko, nalaglag. Pero okay lang yung mga boss, basta huwag sa simento mga boss. Yan. Tapos tignan nyo yung butas mga boss. Yan.
dapat pantay na pantay yan mga boss, para pantay din yung pagkabit. Yan. Yan. Lalagay natin yung tornilyo. Higpitan na natin mga boss. Habang isang tornilyo mga boss, yan. Yan, ngayon nakabit na natin. Kung makikita nyo yung blade natin mga boss, hindi pa yan naka zero gap mga boss, kasi tuturo ko rin sa inyo kung paano natin ilalagay sa zero gap yan mga boss. Yan. Makikita nyo yung awang medyo malawak pa mga boss. Yan, ngayon nakababa yung ganyang ano natin mga boss. Yan. Sagad na yan mga boss sa taas. Yan, sasagad natin sa baba. Sagad natin sa taas. Yan mga boss. Makikita nyo, pansin nyo, hindi pa siya nakasagad. Kumbaga, hindi pa yan naka-zero gap mga boss. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yan i-zero gap. Yan. Gamitan natin ng screw. Luwagan lang natin ng konti. Yan mga boss. Konting-konti lang. Yung medyo maluwag lang siya. Tapos itutulak lang natin siya pababa. Yan mga boss. Tapos dahan-dahan natin ipapantay. Yan. Kapag naitulak na natin siya pababa mga boss, ihigpitan na natin. Yan. Dahan-dahan lang din mga boss. Yan. Ngayon, tapos na natin higpitan. Titignan natin kung naka-zero gap na siya. Yan. Yan boss. Makikita nyo na medyo magkadikit na siya. Yan boss, zero gap na yan mga boss. Naka zero gap na yung blade natin. Yan, yan yung sagad niya sa baba. Sasagad natin sa taas. Yan mga boss, naka zero gap na yan. Halos pantay na sila. Yan mga boss. Ganyan kapag naka zero gap na mga boss, maganda na yan i-fade. Mas madali nang i-fade. Ngayon, te-testing natin yan mga boss. Yan, okay na siya mga boss. Ngayon, lalagyan natin siya ng oil. Yan, para dumulas yung blade mga boss. Yan, konti lang paglagay ng oil mga boss. Yan. Ngayon, te-testing na natin yan pagkatapos natin lagyan ng oil. Ayan mga boss. Ayan. Okay na yung clipper natin mga boss. Sana may natutunan kayong panibago ngayong araw na to. At kung meron kayong natutunan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan mga boss. Hanggang dito na lang. At abangan nyo rin yung mga video pang i-upload ko mga boss.